I would like to acknowledge Assistant Secretary Felix Castro, Task Force Bangon Marawi Field Manager, Deputy Manager for Human Settlements and Urban Planning, Governor Mamintal Adyong, Mayor Mahul Gandamra, representative of the various agencies and members of the Task Force Bangon Marawi. Allow me to greet everyone in a universal greeting of peace. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am so honored na maging bahagi at makapagbigay ng mensahe sa inyong lahat at this week of peace celebration. I wish nothing but for this event to be successful and fruitful, especially for those who have extended their efforts to make this affair a success. Ang Week of Peace Celebration na ito ay pasasalamat at pagpapakilala sa kabayanihan at katatagan ng ating mga kababayan sa nangyaring mapaminsalang siege noong 2017 at kung paano sila bumangon sa unos na ito. Indeed, it is an important na manggaling ang kapayapaan sa loob. Sa ganoong paraan, mas magiging madali ang pakikipag-ugnayan natin sa komunidad at sa ibang tao. Ika nga, peace should start within ourselves as we radiate it to the others. Ang pinakalayunin ng 5-day trade fair ay para mas mapabuti at makilala ang mga produktong gawa ng mga local entrepreneurs ng Marawi at probinsya ng Lanao del Sur. Sa madaling sabi, ito ay isang marketing tool at binyo para sa business networking ng iba't ibang business exhibitors sa market sector, either at their own level of supply chain or potential buyers and suppliers. Ang trade fair na ito ay inorganisa ng Department of Trade and Industry. And industry in collaboration, nandiyan din po ang Save the Children Foundation, of course Task Force Bangon Marawi at provincial government ng Lanao del Sur na naglalayong makapagsama-sama ang lahat ng local product producers at maipakita ang kani-kanilang mga bagong produkto at serbisyo sa mga IDPs na nakatanggap ng ayuda galing sa Department of Trade and Industry at iba pang mga local manufacturers. Ang okasyon na ito ay kasabay din sa pagdiwang ng ating mga kababayang Muslim. And ito po yung Eid al-Fitr na kung saan inaasahan ang pagtaas ng mga sales at pagtitipon-tipon ng mga tao. Sa pamamagitan din po ng trade fair na ito, magkakaroon ng mga buyer at seller ng mabuting at mga produktibong social interaction that leads to acquiring new friends and knowing more people. May apat na kalakasan upang maging successful po ang isang trade fair. Una, of course, ang tao. The platform brings together an extraordinary set of talents from leading entrepreneurs for their incredible talent and their heart of producing one of its kind product from the heart. Pangalawa po, are the buyers of the product supporting our local entrepreneurs? Pangatlo po, yung organizers who made this trade fair possible, who almost work 24/7, Monday to Saturday. Pang-apat po is the participation of women, youth, and all sectors of the society that focuses on increasing the impact of the enterprises have on their communities. Isa rin sa mga layunin ng trade fair na ito ay magkaroon ng enabling environment na magbibigay ng patas na pagkakataon sa mga nagsisimulang or operational na mga negosyo na umuunlad. Kapag lahat po ay ng sector or mga sector lead enterprises ng
kababaihan, kalalakihan, kabataan, o na matatanda ay umunlad, ang buong komunidad po ay kasabay na umunlad. Sapagkat kapag ang sektor na ito ay kumikita, mamumuhunan sila sa kapakanan ng kanilang mga anak. At sa ganitong paraan, nagdudulot po ng greater impact ang trade fair sa anumang larangan ng pagninegosyo. Kapag patuloy na dumarami ang trade fair exhibitions, patuloy ring nabubuhay ang ating ekonomiya. So, mga pagariyakan, mga loksami, nakabubuhaya ini sungtanusiin na para makapesa o din na mamasak o mga produkto. Kasi ipan na ay adap kaya sungtanusiin na subkalin na kumanan sa mga kapakapiya o mga kawiyagan si isagiyang kaya ingatan wa Marawi. Agusagiyang kaya Interua Lanao del Sur. The very core of this dream lies the economic opportunities that we will be able to create with our IDP entrepreneurs. We want to be a catalyst of change, and we are putting our fingers to be part of this event because we want to build necessary bridges between the social enterprise and its impact on the whole communities. Maraming maraming salamat po to the efforts of the Task Force Bangon Marawi. Nandiyan din ang Save the Children at ang Rahima Weavers Cooperative who have been working with us and have been building lasting partnership by working for our IDP entrepreneurs in Marawi and Lanao del Sur. Ladies and gentlemen, can we give ourselves a round of applause? Maraming maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Again, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.